Nagsagawa ng interoperability training ang security forces sa Davao City kung saan layunin ng aktibidad na maipakita sa publiko na handa ang lungsod sa mga posibleng pag-atake ng mga terorista. Si Agla Trooper Louie Angchay sa detalye. Nakahinto itong public utility bus sa gitna ng kasada. Ang eksena, may dalang improvised explosive device ang suspect. Ang misyon sa araw na ito ay pagpapakita kung paano ang gagawing pag-responde sa suspect na walang madadamay na inosenteng pasahero. Sa pagsimula ng paggalaw ng mga otoridad, ay nasaksihan ng madla ang pagiging alerto ng Davao City Joint Special Operation Forces na kinabibilangan ng Special Action Force PNP, Davao City Police Office SWAT, Joint Special Operations Unit 1, Joint Special Operations Group AFP SOCOM, Regional Mobile Force Battalion 11 at ang Task Force Davao. Kaya sa huli, matagumpay na na-neutralize ang suspect at nailigtas ang mga pasahero. Ito'y resulta ng kanilang 7 araw na pagsasanay ng mga taktika na malabanan ang acts of terrorism sa ilalim ng Davao City's Joint Special Operation Forces Interoperability Training, ika-9 ng Pebrero sa Barangay Malagos, Davao City. Bukod rito, nahahasa rin ang pakikipag-ugnayan ng security forces sa isa't isa sa panahon na pag-responde sa mga pag-atake ng mga kalaban, sakuna, trahedya at iba pa. Ipinamalas din nila ang pag-responde sa mga high-rise building at iba pa. Pinasasalamatan naman ni Task Force Davao Commander Colonel Darin E. Comia ang lahat sa isang matiwasay at matagumpay na aktibidad. Dagdag niya, inaasahan ng iba pang klase ng pagsasanay sa mga security forces para mas bibiyasa pa ang kanilang mga kakayahan sa counter-terrorism. Louie Angchay para sa Aguila News Network.